Ito po nga ho sana eh. Meron po ba kayong papel na may guhit yung ginagamit ng mga musiko? Ah, music sheet? Yun nga ho. Meron na, sandali lang. Ah. Eto ho. Ito ba? Yun nga ho. Eh, bigyan lang niyo ko ng tatlong piyego. Pakibalot mo nga ito. Magkano po ba yan? 450 ho lang ang 20%. 30%. Ah, 30%. Po sa dalawa o nakalimutan ko naman sa bahay natin ng puto naman dyan. Eh, ano po bang oras magsasara kayo? Eh, mamaya pa ho. Kumari siya rin. Balikan ko na lamang. Eh, paano ito nagawa ko ng service nito? Siya nga ho. Eh, paano nga kaya? Eh, kung balikan ko na po bukas, kung ano wala pa po ba magbubukas kayo bukas? Eh, alas 8 ho. Kailangan ko nga siya rin sa pagkat na-apura ko ng ating pan-leader sa ating red room gagawin. Kakaya sa inyo. Eh kung ganyan ho, edi kunin nyo na at bukas nyo na bayaran. Oh, mali po ba naman yun? Baka hindi po maya ganun yung manager. Hindi ako. Ako na bahala sa kanya. Kayo pong bahala, napakabait ninyo. Eh, Manuel Salvacion po ang pangalan ko. Musiko. Komposito. Salamat po, aling Gloria. Diyan na po kayo. May date sa inyo, o? Siya, hanggang bukas po. Magang maga kung dadaling ang kwarta. Then open. Miss, narito na po ang bayad. Aba, Miss, saan po naroon yung kahirang nariyan kahapon? Ako po yan. Kayo? Hindi ho kayo. Maganda ho yung nariyan kahapon eh. Aba, mister, anong akala ninyo? Ay, ang ibig ko po sabihin eh, kamukha ninyo, pero ang katunayan, mas maputi pa kayo ng konti sa kanya eh. Pero hindi ho kayo. Ayan po ang aming floor manager. Ano po ba natin? Ah, sila ba? Wala ho naman. Gusto ko lamang magbayad dun sa nakuha kong music set dito kahapon. Sabi nila sila raw, pero hindi ho sila. Mabuti yata ako sa pinati ng ating general manager. Bay, bakit pa ho eh? Di kunin na ninyo para 360 lang naman. Eto miss, palitan niyo ako. Ogo, mahirap yung ganun eh. Hindi natin malaman kung anong babayaran ninyo. Eh, sandali lang naman sa taas. Kaya na kayo, sasamahan ko kayo. Opo. Yan po kayo, miss. Maganda rin po kayo. Ako na lang po ba? Kapatapatan. Miss Derma, meron itong pagdala sa iyo. Ano yung Mr. Reyes? Aba! Kayo pala. You may go, Mr. Reyes. Yes, Miss Derma. Kayo pala, General Manager. Marahin na parito kayo pa magbayad, ano? Oo nga ako saan eh. Nahanap ko kayo dun sa ibang bayad. Wala lang ako eh. Kaya nagkagulo-gulo dito ang salitanan. Hindi ba sinabi niyo yung kayo yung musiko? Oo. Ano namang instrumento yung tinutugtog? Piano mo. Marahil eh, maari niyo akong turuan tumugtog, hindi ba? Opo eh. Eh, kailan ba kayo gusto mong umpisa? Maatahan ko ba kayo bukas ng hapon? Bukas na. Aba, opo. Ah, siya nga pala. Maalala ko na ito ang mga ating utang sa inyo. Ah, huwag niyo nag-isipin yan. Para na lang gusto rin na down payment ko sa pag-aaral. Eh, kayong bahala. Siya, lalakad ako.
Hanggang bukas. Aba, alam ba naman ninyo kung saan tayo paparoon? Siya nga pala. Sama ba? Sa senior din. E di, hanggang bukas ha? Kali? Alam naman siya sa inyo siya, hindi niyo malamang sinagot. Gusto ko itang makausap siya eh. Pagod lang ako siya, maaari bang pagkabukas na natin? Ngunit pag magbibisyon ka ng piano sa musigong pulpul ay namaari ka na. Yeah. At bakit? Meron ka bang pagtingin sa taong yan? Wala naman ho. Ano, sa opisina mo lang sinasabi, hindi ka na napupunta mo sa buwan. Hindi mo ba sinasabi ka nun din? Ano ibig sabihin niya? Wala ka na yung trabaho mo, no? Alam naman yung talagang wala akong hiling maging tag-oxin na eh. Bah, ay alihan! Huwag na natin pag-usapan nito. Kailangan pag-usapan natin ngayon din. Sapagkat hindi maaaring ipagpatuloy mo ang paglabag sa kagustuhan namin ng intiyo. Oo nga ho eh, saka na. Kailangan ipangako mo sa akin na hindi ka na makapagkikita sa hampas lupang iyan. Naintindihan mo? Yeah. Hindi naman ang paglupa si Manuel. Si Manuel? At ngayon pala yung Manuel na ang tawag mo sa taong yan? Dati-dati, Mr. Consino. At ngayon ay Manuel, ha? Kailangan maputol yung kalukuhan mo yan. Narinig mo? Opo. Kailan man ay hindi ako tumuway sa inyong pagustuhan. Ngunit, ngayon ay ano? Inaakala kong hindi niyo ako dapat pagbawalan. Cecilia! Sapagkat ang magkaroon ng salapi ay hindi katangian, kung salat naman kayo sa pagkapwa-tao. Thank you.
Pari po mamakita, Rosario niyo. Yan pong pila. Rosario ba yung dilema? Oo. May Rosario na yan. Tama ito. Magkano po ba ito, Miss? 17 po. 17? Mahal. Yung isa na. Ah. Yun yung isa. Yung daw pong isa. Yung katabi. Yan. Mabuti pa yan. Magkano po ba yan? 22. Bakit yung nalabigay mo? Mabuti pa yun. Tigmahawa ka ng buhok, maaalala ka. Eh, puti pala sa kanya. Bakit? Bakit bibigay ka ng mahal na regalo? Hindi ka pa naman nakakasiguro. Ang mga nagbibigay ng mahal na regalo, yung sinagutan na. At kung itong kwintas na ito'y buo at walang katapusan, ganun din naman ang dugtong-dugtong kong pagbasid sa'yo. Katulong mo niya akong gumawa niya. May sagot po ba, Ms. Nerma? Ah, wala. Sabihin mo lang na aantay ko kayo mamayang gabi, ha? Oo. Alis na ako. Magandang araw po. Ano yon? Eh, nagdala po ako ng gift kay Ms. Derma. Ah, ganon? Oo. Pwes uli-uli, kung ikay magde-deliver, eh doon sa servant's entrance, sa likod. Ba, hindi naman ako alila. Yun na nga, yun na yung salitang Ingles. Ang ibig sabihin sa servant's entrance, eh sa mga alila sa likod. Ba, eh, tama na. Ang hirap sa'yo, Brad. Ano naman ang hirap sa'kin? Binididid mo ang pag-ibig eh. Nagiging masungit ka tuloy. Yung kagabi, kalimutan mo na yon. Kami, gawin mo para isang panaginip. Nakaraan na. Ngayon, huminaw ko na. Tapos na, wala na. Tingnan mo ako. Yung mga bebot, pre-preo yan. Nag-good time lang. Huwag mong tatawagin bebot si Shelly, ha? Ba, yun ang tatawag ko? Aba, hindi pala bebot ang kinanunukuhan ito eh. Yun, yung mga kaibigan mo ang tawagin mong bebot kung gusto mo. Alam mo, gusto sabihin mo si Ben. Pag kinilatis mo ang babae, nalalaman mo kagad ang tunay niya halaga. Sino? Si Sally? Eh, big shit yun eh. Tayo bang mga musiko pwede doon? Matapobre yun! Mga brad, huwag sana kayong magdadamdam ha. Ito'y pinag-i-cuse up ko lamang sa inyo. Kung tungkol din lamang kay Sally ang pinag-uusapan, eh, huwag ninyong babagdip niya sa akin. Baka magkaroon lang tayo ng alitan. Kalinda, in love talaga. Alam mo? Tayo na. Saan tayo punta? Basta tayo na. Meron tayong trouble. Trouble? Sorry na lang, maling. Halika. Dito ko na kumain. Sandwich na bahala sa'yo. Oo. Leng! Ito ang bahala kay maling, ha? Brad, ako nagkamali nung kanina. Hindi na bebot si Shelly. Texman, hindi mo nakakilala kong bebot. Ipagpatawad ninyo hindi ko kayo mapakyat. Alam na naman ninyo ugali ng tiya ko. Kung sa bagay, Shelly, masasabi mong ang aming pagkaparito ay isang sukdo lang kapangasan. Ngunit, siya yatang hinihingi ng pagkakataon na ang mga ano hindi maiwasan. Ang mga balaki dahil siyang... Ano ba talagang ibig niyo sabihin? Naluloko si Maning. Oo, oh, bumubula pa ang bibig at tututuro pa sa langit. Totoo yan, Shelly. Si Maning? Oo. Kailan pa? Simula nung birthday party mo. Eh, saan ko siya maaaring makita? Sa Flamingo Club. Alas 8:30. Maaari ba akong pumunta? Maaari. Sasalubungin kita. Shelly! Saka lang doon! Si Abanico, aris na kami. Alas 8:30. Andiyo na po. Magpapasyal ako mamaya at yang katapos ng hapunan. Aba, papakidura ako ni Sir Blanan. At sinabi kong hihintayin siya. At bakit niyo ako sinagot? Talaga? Paminsan-minsan dapat mo rin kami pagbigyan. Kayo nakipagkasundo, hindi kayo magpaliwanag. Cecilia, alalahanin mo ito. Pag umalis ka ng bahay, huwag ka na magbalik. Sawa-sawa na ako sa iyong pagmamatigas. Isip-isipin mo mabuti. Naisip ko na po. Ang ibig sabihin ng tiyan, ay pagbigyan mo sana kami. Pag umalis ka rito, wala ka nang aasahan. Walang pagsisisi sa una.
Salamat at dumating ka. Alam mo, nandun siya sa itaas eh. Nagtututuro na eh. Maneng, meron akong mahalaga sasabihin sa'yo eh. Tungkol kay Sally. Oh, bakit? Galing ako din sa kanila kahapon. Siya nga ba? Eh, kumusta naman siya? Sabi sa akin ng mga muchacha eh. Mukhang nasisiraan natin ng bait si Sally. Nasisiraan? Binibiro mo naman yata ako. Hindi, pero biro. Ang sabi sa akin ng mga muchacha, si Sally daw, gabi-gabi, kanta daw ng kanta, lahating gabi ha. Hindi makatulog, lakad ng lakad, sumisigaw, mukhang nakaandirit pata. Ano? Bakit kaya? At ngayon, pupunta rito si Sally. Baka naman pagdating dito eh, pakita mo na naman ang parang hindi mo ano. Ay, hindi, hindi. Akong bahala sa atos. Nasaan siya? Nandun siya, tas tara. Kawawa naman yung tao eh. Baka matuloyin yun. Ikaw ang bahala. O gaya niyan, dyan-dyan ako. Mag-acting ka naman ng konti. Manuel, kawawa ka naman. Patawarin mo sa akin parang nasabi. Oo, oh, alam ko. Hindi ko kanain masisirang yung loob. Limutin natin pag-aaral. Huwag ka magtutulog sa langit. Oo, oh, alam ko. Ikaw kasi hindi ka kumakain, hindi ka natutulog. Kasi karoon ng pasyal. At nagkakandirit ka pa rin. Nagkakandirit? Oo. Sino may sabi? Eh, sabi niyan. Fidel, tala lang. Dapat ako magpasalamat sa aking mga kaibigan sapagkat kung hindi dahil sa kanila, ay hindi tayo magkikita muli. Ako man ay iniisip ko rin kung paano tayo maaari magkausap upang magkaliwanagan. Eh bakit hindi mo po? Eh bakit hindi mo rin? Alam mo, Shelly, kung hindi pa tayo nagkita ngayon, marahil ay matutuloy ngayon sinabi mo sa akin ako'y magtutulog sa langit. kumusta pala yung tiya? Huwag mo nang banggitin sa akin na aking tiya. Kung maaari ko lamang lisanin ang tahanan yun ay gagawin ko ngayon din. Hindi mo lamang alam ang hirap kong tinitin. Hirap? Ikaw? Ikaw na may magandang tahanan, may magandang kotse, damit at mabuting well, trabaho? Yan lamang ba ang buhay? Well, hindi ba maaaring humanap ang isang tao ng kanyang kaligayahan? Ng isang magmamahal, masarap na pagtingin. Yan ang hinahanap ko. Shelly, kung sakasakali may maghahandog sa iyo ng isang tao na yun lang naman ang kanyang kaya, ay tatanggapin mo kaya? Bakit hindi? Kahit na ngayon din? Kahit na ngayon din. Mayroong maghahandog sa iyo siya. Ako. Manuel. Ito na marahil ang kaligayahan kong hinahanap. Ano pang hinihintay natin? Ano pa nga? Ay, na Manuel. Paparin ko. Maning, ito ang jacket mo, ha? Thank you, Janet. Tini, best wishes, ha? Thank you, Janet. Oh, Maning, kayarihan na kayo. Pangalo, oh, pangalo. Okay. O, oh, itong gastos mo, ha? Wala ka nang alanin. Pahala na kayo, ha? Best of luck, Jelly. Thank you, Paolo. Aba, siya nga pala. Oh, alam na namin lahat yan. At saka merong kotse dyan, naghihintay, yung Pio. Punong-puno ng gasolina yun. Miski saan yung gusto pumunta, makakarating kayo. Talaga napakabait mo si Del. At huwag niyong kalilimutan, sa Baguio kayo maghahanin mo, ha? Oh, Jelly, alam mo, hindi ko nalaman itong ginawa niyo lang ito. La 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 la. Marahil natanggap na nilang sulat natin. Marahil nga. Oh, paano yung ubo mo? Umuwi na tayo bukas, ha? Huwag na tayo magtagal din. Bakit? Naiinip ka na? Narito ka sa piling ko. Paano ako maiinip? Sabi ko lamang yung Sally. Libo-libong tao ang kinakasal araw-araw sa buong daigdig, hindi ba? Oo, bakit? Tayo siya lamang sa mga libo-libong yun. Hindi kasi. Darling. Yes? Gawin natin lahat ng ating magagawa
Ito po maging katangitang ating pagsasama. Huwag tayong mag-aaway. Huwag tayong... Pa, pag inaway mo ko, awayin din kita. Siya namang unang babati. Ba, eh kung halimbawa, pareho nating akala na pareho tayong tama, di walang babati. Yok nun. Siya nga, no? Hindi ba? Ako na lamang ang babati. Lalaki naman ako eh. Ano nasabi eh? Darling, maligaya ka, hindi ba? Oo, hindi pa tinanong mo na sa akin yan? Bawat sandali, uulitin ko. Uulit-ulitin ko, bagamat alam kong mahal mo ako. Sapagkat nais kong laging malasap ang kaligayahan at magandang kapalarang nata mo ko. Tayo lang. Darling, kung ano man ang mangyari sa ating dalawa. Ano mangyari? Kung sakaling magkaroon tayo ng sigalot. Bakit? Kung sakaling magkaroon, hindi natin maiiwasan yun sapagkat tayo mga nilalang lamang. Lagi tayong magmamahalan. Lagi tayong magsasama. Magtutulungan at magkatwang. Ang wika nga ni Darling na rin. Ang wika nga. Si Carling, o. Umaambo na. Tayo na. Tayo na. Dali ka, baka tayo buta ng malakas na ulam. Bakit, Mel? Manahimik siya ba? Doktor, hindi ko mamaya kung itrapa ng konti kung ang asistensya hindi naman sila din. Lalo mabuti sana kung hindi na. Eh, pakamuro ba yung mag-asawa? O ba? Kung nais mong gumaling, kikin ka sa asawa ng doktor. Bueno, ako i-alis na. Dibisita pa ba sa mga pasyente ko? Opo, doktor. Siyatid ko na kayo, Doc. Salamat. Sir. Yes. Tayo na, inay. O, ayan na yung doktor. Pakilapit na sila. Yan na kayo. Salamat po. Adios, doktor. Mayroon akong naisip na paraan. Maghahanap ako ng trabaho. Trabaho? Oo, gaya na narinig mo, trabaho. Pari pa naman habang buhay, aas na lamang kami dalawa sa inyo. May sakit siya ngayon, kaya natutuwa ako magtrabaho. Pagaling niya, edo sinirita na naman ako. Oh, kung sa department store ka nga ninyo magtatrabaho, ay, reglado yun. Sino, sino? Sino magtatrabaho? Ito, si Sally. Tatrabaho daw ulit sa department store nila. Bakit? Hindi naman sa ano pa man, ha? Hindi sa tiyak ko ako magkatrabaho. Hahanap ako sa iba. Hindi kong ipakilala sa kanila na kaya namin ni Manny mabuhay mag-isa. Kaya ka lang? Ikaw ang bahala niya. Kahit sa sandaling maramdaman kong malakas-lakas na ito, magbibitaw ka na sa iyong trabaho. Saka na natin pag-usapan. Okay, mas kinakawang kumumpa rin sir. Maraman nyo. Dali din sana lahat ng mga tastigo, ha? Baka naman natin para sa anong magdaraan ng tastigo. Wala ka lang durahan yun. Kaya tayo magkumpare. Okay. Bye. Siya sa akin dito na po. Ang inyo pong lingkod. Ano pong kailangan nila? Naparito po ako upang tumugol sa inyong anunsyo na nangangailangan kayo ng receptionist dito. Dito po ito, hindi ba? Opo. Ito nga po. Cecilia Castillo po ang aking pangalan. Mupo kayo, Miss Castillo. Salamat po. Miss Castillo, ano po ang inyong karamatan? Karamatan? Saan po?
Ang ibig kong sabihin eh, sapat ka trabaho sa opisina. Ay, nakapagtrabaho na rin po ako sa opisina. Ah, kung isang stenographer o clerk? Kung receptionist lang mo po ay kaya po. Eh, sekretarya naman eh, masusubukan niyo. Magaling. Alam niyo, Miss, ano kayo ang pangalan niyo? Castillo. Miss Castillo? Yes. Ako'y maselang magtatrabaho. Maselang din mo ako magtrabaho eh. Mabuti. Mabuti kung ganun at magkakasigo lang. Eh, kayo'y may asawa, hindi ko ba? Bakit po? Alam niyo, ayaw ko sanang tumanggap ng may asawa o may anak. Sapagkat kadalasan, eh hindi nagagawang mabuti ang trabaho. Kung walang asawang naghihintay, may anak namang may sakit. Mahirap na yun, alam ninyo eh. Kaya ang ibig ko sana, isang walang pananagutan sa buhay. Eh, magkano naman maibibigay sa sweldo sa walang pananagutan? Maaaring 200 pesos sa simula. At yan naman ay nakalang pagkakamento. Ikaw sa trabaho kung magugustuhan ko. Kaya, ibig kong malaman kung kayo ba yung may asawa o wala? Wala po. Mabuti. Kailan niyo ako gusto niyo magsimula ng trabaho? Bukas, ng alas 8. Bukas mo ng umaga. Alas 8. Alas 8. Salamat po. Alam, tingnan mo, nagising katuloy. Hindi ba, alis lang bago mag-alas 8? Nais kita makita bago ko umalis mo. Panay kalokohan ito. Naku, mag-alas 8 na nga pala. Aalis na ako. Nakapamili na ako yung alisan mo nandun sa mesa sa baba. At saka yung kinain para mamaya tanghalian, ginawa ko na din. Yung ulam, nandun sa paminggalan. Kung gusto mo kumain mamaya, eh, painit mo na lang si Aling Etang, ha? Hmm. Pasensya ka lang at hindi kita maalaga mabuti ngayon, ha? Aalis mo ako. Siya, lumakad ka na pagkasama at kaso sa yung trabaho. Ne? Ano yun? Mahal kita, ne. In all respects to the country. It has been proven by the testimony of several witnesses. Lazarus Law Office, hello. Yes. Just a minute. Yes? Good morning, please. Ano kailangan mo? Hinihintay ko si Atty. Misaba. Ay, wala akong check na order kanya sa check. Kung kailangan pa yung patuloy na lang sa akin na lang. Hinihintay ko lang siya eh. Ano ang pangalan nila? Remy ang pangalan. Ako ang dati niyang sekretarya. Para nagbakasyon lamang ako sa Mindanao, eh, napalitan na kagad ako. Para hindi ko lamang malaman ninyo, Miss, na naipangako sa akin ni Fred na pagbalik ko dito ay kukunin niya ako muli. Miss,
Pupunan ko lang kayo ng kanis siya, Clary, ba? Hindi ho. Habit ko lamang ito eh. Salamat ako pa. Sandali lamang. Hindi ho. Kung gusto niya makausap si Atty. Rosada, ito niya lamang yun. Napakasiklado nito. Kung ayaw mo, pupunan ko na lang ang kalabaw. Clary, pakitapos mo nga ito. Bakit hindi kang gumawa? May trabaho mo yan ah. Kung hindi ka ba naman nag-aaksaya ng parang sa pag-makeup o di kaya pagkukuha ng candid shot, edi matatapos mo ang trabaho mo. Ako, Jelly, ay hubong pakialaman. Kaya kumuha ko ng candid shot, kaya hindi, wala kang pakialam sa akin. Pareho lamang tayong sa trabaho dito. Kung ibig mo palapad ng papel, ikaw ang gumawa. Jelly. Dinaramdam ko ngunit kung maaari sana huwag ka na muna umuwi ngayon gabi. Meron tayong isang brief na dapat tapusin para bukas ng umaga. Kaya mga dati nasa bahay. Ngayon gabi? Kukonsiderahin natin yung overtime. Extra para tayo. Ngunit atani. Baka naman dahil sa pagod ka na. Kung sa bagay kailangan ko yun. Kung pagod ka na, hindi pala. Hindi mo naman. Hindi pala eh. Mag-ayos-ayos ka na talakad na tayo, ha? Tapos na ba? Jelly, sandali lang. Mag-uumaga na pala. Napagod ka ba? Hindi naman ho. Uuwi na sana ako. Umupo ka muna sandali. Sandali lamang at kakausapin lamang kita. Ano ho yun? Magdamag kang wala sa inyo. Wala kayang maaabala sa pangyayaring ito? Ah, hindi ho, bale. Nagkatrabaho lang naman ako eh. Wala naman ho akong ginagawang masama. Hindi, ang ibig kong sabihin eh, wala bang magagalit sa'yo? Magulang mo? Wala na ho akong magulang. Ngunit wala ka na bang ibang iniisip ko hindi ang iyong trabaho? Bakit ho? O, tignan mo nga. Pati itong lapis, nakalimutan mo sa ulo mo. Siya nga pala. Ang ibang babat, bulaklak ang inilalagay dyan upang gumanda sila. Ngunit ikaw naman eh, lapis. Ngunit higit ka pa sa kanila. Salamat ho. Uuwi na ako. Shelly, meron sana akong nais ipagtapat sa'yo. Ako'y may kalungkutang taglay sa aking buhay. Kalungkutang para bagang nabawasan magmula nang ikaw ay magtrabaho sa akin. Ikaw ay hindi naging matapat na katulong lamang. Ikaw ay naging isang gabay. Gabay ng aking madilim na buhay. Kaya, Shelly, huwag mo sanang masamaing iyahin ko sa iyong isang panal na... Tony, maaari bang iuwi niyo na ako? Oo. Kukunin ko lamang ang aking jacket at... Yeah, I'm
Salamat, Dok. Sinang naman ako sa Santa Cruz at magka-taxi na ang uwi. Oo. At salamat, Dok. Maniwala kayo sa akin. Ako'y buong puso nagpapasalamat. Ngunit ako'y hindi karapat-dapat sa anumang inyong ninais na iluhog sa akin. Ngunit, Sally, ngunit bakit hindi magiging karapat-dapat? Maraming salamat, Attorney. Dito na lamang ako. Ayaw bang hatid kita hanggang sa inyo? Hindi na ho. Ikaw ang bahala. Bye, Shelly. Bye. Dahil sa
kagandahan daw na ipinakita niya sa akin ay hindi na ata maamin na aking konsen, hindi magtapat sa inyo. Magtapat? Ano ang ibig mo sabihin? Hindi pwede kasi yung aking pangalan. Ang tunay ko kasi dito ay lerno. Hindi na ako malaya. May asawa ka? Bakit hindi mo ipinagtapat sa akin ng panguna? Sapagkat ang aking asawa ay may karamdaman at kailangan niya ang aking tulong. Nang una akong mag-visita sa inyo ay sinabi niyo, ayaw niyo nang may pananagputan sa buhay. Dala ng aking pangailangan ay napilitan akong magsinungaling, hindi kahit saan pa man, kundi alang-alang sa aking asawa. Hindi ko malaman kung tama nga ang nagawa. At ako'y nagtrabaho. Sinipad ko ang aking katayahan sa kawain niya. Hindi na sana ako isipo. Hindi na ako makasalit sa kakukunwari. Lalo-lalo na ako niya pangyayari. Ikaw at Tonel, isang marangal na kaibigan. At hindi na babagay yun lang yun ang sino pa man, kahit na ako. Nangangang ako, baka tayo kakamasan nyo. Wala akong tarapat ang magbigay ng kaligayang hindi na ako. Kaya ngayon pa'y hindi ko na magbigay. Nagagalit ko kayo. Bakit ako magagalit? Naawa lamang ako sa aking sarili sapagkat ngayon, ako'y naiwala ng mga nag-iisa sa tingin mo ito. At ikaw naman, sa iyong pagtataka, hinahangarap. Alala yung kasama. Ngunit hindi ka pinakailangan maghinto. Hindi. Kung may nalalabi ka pang pagtingin sa aking mga pananalita, ay asahan mong hindi ko nagagambalaan ang mga isipan. Ngunit huwag mo namang alisin sa akin. Kahit manggapang sa pangarap ay mahalin kita. Maraming salamat. Rene! Kumuha ng tubig. Masali! Wala na lang ang tapin mo. Ha? Nahili lang ako. Masakit na ang ulo mo? Tatayin na ako. Oo, at least tatulungan kita. Hanggang dito na lang, Atty. Maraming salamat. Hanggang sa huli ba naman parating hanggang dito na lamang? Bayaan mo naman sa pagkakataong ito ay mahatid kita sa inyo. Huwag na ho, at alam naman ninyong makasalanan ang mata ng tao eh. Eh, wala naman. Salamat, Atty. Maraming salamat. Bye, Jelly. Thank you.
Nakikinig ka ba? Oo, kanina pa ako nakikinig eh. Bakit madaling matututo ang batang ito? Mangyari pa, manan sa iyo eh. Teka po, baby. Manan ka nga po sa dali. Kanita kagandaan mo eh. Manan kayo yung mami, di ba? Hindi naman, Daddy. Hindi naman ako maganda. Ang mami maganda. Daddy, ito na ang gatas mo. Ayon ba iya? Hindi, sa iyo lang. Nainin mo na ba ang gamot mo kanina niyo? Oo, okay. Din. Hindi pa lang yung gabi-gabi niyo eh. Ba, Aling Etang? Ba, magandang gabi po, Aling Etang. Magandang gabi lang. Ay, maghapunan. Salamat. Magandang gabi po, Aling Etang. Oo. Sige, napalito ko dahil sa kailangan ko ang pera. Sa bagay, matagal na ipinangako sa akin na. Oo nga ako eh, ngunit hindi pa lamang nakakasingit si Malita kanyang orkestasyon. Bayan niya, pag nakakubra kami eh. Hindi ko malilimutan kayo bayaran ang orkestasyon. Ang tagal niyang naging inukul ko na yung tenga ko eh. Hanggang ngayon hindi pa binabayaran. Eh kung hindi kayo binabayaran, eh bakit nangibagay ang inyong pamuhay sa inyong kinikita? Sa panong paraan? Ganyan, sa umaga, deklo, di mantikilla, di gata. Aling Etang. Tatlong klaseng putahe. Kailangan ng asawa ko mabuting pagkain. Tama yun. Talagang yung pagkain niyang bagay sa katawan niyan. Ang gusto kong sabihin yung luho. Kamukhali si Piano. Meron ba namang hindi nakababayad ng bahay si Piano pa? Bakit hindi magbili? Aling Etang, maring pagbili namin ang lahat ng kasangkapan dito sa bahay upang kayo babayaran, ngunit ang Piano hindi. Sapagkat siya ng buhay ng asawa ko. Diyan tumutok na bandado ko ah. Tumutok to, baby. Ito. Ito na nga. Siguro itong mahala sa inyo. Hindi ba ninapupunan na magmula ng ipanganagyambakan niya na eh. Naging buwis na pamuhay niyo. Ito nga, buwisit. Buwisit ka yung buwisit din eh. Nakita ka, baby. Humingi ka na paumandin ka, Aling Etang. Ano ko nga. Baby? Sige, baby. Humingi ka na paumandin ka, Aling Etang. Sige na. Aling Etang, hindi na kayo buwisit. Masyado. Hello, Rally. Hello, Terry. Anong kailangan mo? Ibig ko sanang makausap si... Narito ba si Atty. Lozada? Kaanis lamang eh. Bakit? Ano ba kailangan mo sa kanya? Gusto ko siyang makausap. Sabihin mo na lamang sana ng kailangan mo sasabihin sa kanya. Ah, hindi na bari sa kanak ko. Kala ko ba sinabi mo wala sa rito? Siguro naman sa kabilang pinto. Ano bang talaga sinabi sa kanya? Sinunghanin. Jenny! Nakit lang sa kanya, okupado kayo, nagsulipalin siya. Jenny, alam mo naman kung para kay Jenny, hindi ako maring maging okupado kayo naman. Tapusin mo na yung pinamamagamidya ko sa'yo. Tapos na. Gumawa ka pa ng tatlong kopya. Kaya ganyan lang yan. Upo kasi. Upo. Walang pagbabago ang kutsinyo mo, sir. Katulad mo rin, hindi nagbabago. Alam mo, sir, kahit na hindi tayo nagkikita, sinusubay ka lang kita. Sir na? Kumusta ang tao? Mabuti naman. Ang baby. Mabuti. Anong may pagbibig sa pamilya ko? Sir, nais ko sanang bumalik sa akin yung dating gawain dito. Ngunit, nandiyan na si Rene. Alam mo, Sherry, sinabi ko naman sa'yo nung una. Ang pintuan ng aking opisina ay bukas para sa'yo kailanman naisin mong bumalik. Kung ganyan eh, kailan ako bumalik? Natatanda ako pa nung unang-unang pumarito ka. Ikaw eh, nandito noon. At ako naman eh, doon. At ang sabi mo ay... Bukas ng umaga, alas 8. Bukas ng umaga, alas 8. Alas 8. Thank you.
Ano, Remy? Bakit narito ka? Bakit wala ka sa opisina? Ayaw ko na magtrabaho roon kung nandun din lamang si Sally. Ayaw mo nang magtrabaho, ay anong gagawin mong hanap buhay? Kung bahala sa sarili ko, bibigyan na rin ako ng aking kakailanganin. Sally, ilang beses bang inulit-ulit ko sa iyong magmula nung magtaksil ka sa akin ay tapos na sa atin ang lahat? Kung kaya lamang kita binigyan ng trabaho ngayon dahil naaawa ako sa iyo? Huwag mo na akong pag-aksayan ang iyong awa. Sa sarili mo na lamang ikaw maawa. Ano ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin? Ayan, tingnan mo mabuti. Ikaw, ha? Dapat mong alamin na nasa akin ang negatibo niyan. Maski ilang kopya maaari akong magpagawa. Saran dyan. Hinahanap ko sana si Sally. Ah, wala po siya. Ako po ang asawa. May paglilingkod ba ako sa inyo? Sa kayo po ba? Wala pala siya. At saka na? Ah, hindi eh. Kung darating siya dito, sasabihin ko. Meron ko ako itong retrato. Hindi ko sa akin ang isang kopya. Huwag na kaya. Ay, ano bang retrato yan? Yan ang retrato niyang kuha sa aming opisina noong nagkakasama pa kami. Ipakibigay na lamang muli sa kanila, ho? Maari ba? Oo. Hindi na kayo naupo, eh. Salamat, ho. Kung sa ganang natin ay wala,
sa patrapi para si Lok na hindi umalis at umalam sa bahay. Ipalit ikaw. Ako? Ano nagawa ko? Ikaw ay may malaking pagkukulang sa akin, Cecilia. Sapagkat hindi ka naging tapat. Bagamat alam kong mahal na magpatuloy ka ng paglilingkod kay Tore Lusada, ay tinanggap ko na rin sapagkat naiutos ng Panginoon. Sapagkat kailangan ko ng gamot. Kailangan ko magpagaling. Kailangan ko ng mabubuting pagkain. Kailangan ko na, ngunit ngayon, sinasabi ko siya, Cecilia, namamatabis ko pang makalilibong beses na magkadurog-durog ang aking katawan at tuloy na maubos ng sakit. Huwag mo lamang yurakan ang aking dahil at ang aking mahal. Ano ba sinasabi mo? Nahihibang ka ba? Nahihibang. Cecilia, aminin mo lang ang amin mo. Aminin mo, Cecilia, ang pagkakasala ko. Ano ba aminin ko? Magkakalaman ang konting dahil at tanggapin mo ng pagkakasala. Ano bang nangyayari sa akin? Sali, hindi ka karapat-dapat na maging asawa. At hindi ka rin karapat-dapat na maging nanay ng ating anak. Sino pala? Bakit ko nasasabi ng ating anak? Malay ko, Sede. Magtigil ka naman, Ren. Ikaw pa naman dapat magtanggol sa akin. Ay siya magsisira ng aking puri. Huwag mo sabihin sa akin ako sisira ng puri. Ikaw na rin na may kagagawan niya. Hindi mo naisindihan ang sinasabi. Lumayo ka sa akin, Sede. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y may sakit. Subalit ang sakit at ang lay ng iyong kaluluway. Lalo na pandidil at ang karirimari. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Bibigay ko sa iyo, pa'y mahal mo sa akin at tungkol sa ito ng Lusada. Kung hindi ka kumikibo, ang halay gusto mo katibahin na naman. Eda, tingnan mo! Bakit ka natitigil? Bakit hindi ka magsalita? Magsalita ka! Kailan mo! Hindi ko na rin malayas sa opisina na. Matagal na ito. Kaya hindi. Kaya hindi ko na rin. Ready, sinasabi mo. Yan, ikaw hindi ba? Oo. At Jessie, ako rin Lusada, hindi ba? Hindi. Kung palang pangitap at dagdag mo. Palimang naging katipanan? Ano ba? Ay, ikaw ba yung mga hindi ng hindi pa siya patupan ikaw yung magpaksil? Ha? Hindi mo pa ako nagpagkakataon at tuturin mo ito. Iliwanagan mo rin. Sene, kaya lang napakaganda ng mga sinusunod ng dami at napakasarap ng mga pagkain na dinadala mo dito sa bahay. At pati si Piggy dinadala mo ng candy. Para ikaw at si Tony Lusada. Mani, ano ba? Ano ba? Bakit hindi naman ka? Mani, patawarin mo. Patawarin mo. Malalaman mo rin.
Alam mo na ako, Daddy. Kailangan niya ako. Pag magaling na siya, kasama na ako sa iyo. Maghahanda na. Sabihin mo sa mami kung na siya kumali. Alam, baby, at pabalik din ako. Kung sakaling hindi kita madalaw, eh, pupuntahan ka nila dito si Delmot, dito ka rin. Hindi ba? Oh baby, huwag kang mag-aalala. Madalas ka namin dadalawin dito. Ano, Fidel? Oo. Oh. Siya, baby. Iiwanan na kita, ha? Papagabait ka sana. Eh, hindi ka malulungkot dito sapagat marami kang kalaro. Daddy! Na umiyak, baby. Mother, this is our bag. Please take it care of her. Don't worry, Ate. Thank you very much. Talagang malamig ang simoy ng hangin dito sa Davao. Ngunit napakalapit pa rin ito sa Maynila. Nakita mo, taglay mo pa ang kalungkutan mong yan. Bakit hindi pa tayo magpaibang bansa at lumayo na dito? Well, aanhin mo ang isang taong sumama sa iyo kung dala lamang ng kalungkutan at hindi pagmamahal. Matututuhan mo rin akong mahalin. Okay. Mahal mo pa ba siya? Ewan ko. Marahil ay mawawala na ako sa ibabaw ng degdeg, ngunit mamahalin ko pa rin siya. Shelly, pupunta na muna ako sa Maynila. Tsaka na ako magbabalik. Thank you.
Ano mo sabi, Mr. Rader? Maganda itong arreglo mo. Akorde moderno. Pero mukhang hindi ata nagugustuhan ito si Mr. Avila. Maling, maganda. Ngunit parang may kulang. Alam mo lang ibig kong sabihin. Para bang... parang walang kaluluwa. Pero naman eh. Alam ko lang ibig nyo sabihin, Mr. Avila. Na hindi nyo nagugustuhan ng aking musika. Baka sakaling merong ibang makagustay. Salamat doon po sa inyo, Mr. Avila. Diyan kayo. Maning, teka muna. Ito'y abuloy ko sa iyo. Mr. Avila, ako po isang musiko. Hindi ako siyang pulubi. Kung sakasaka na hindi nyo nagugusto ng aking nilikhang musika, ay huwag po niyong bayaran. Sapagkat hindi ko rin kailangan ang salaping binabahay niyo sa akin alang-alang sa kayo na awa sa akin. Salamat. Salamat po sa inyo, Mr. Avila. Sana kayo, Brad. Brad, kailangan mo rin yung Brad. Brad! Dali na sa hospital. Matayo! Bago mo ako matulog, meron lamang ako sasabihin sa inyo na hindi mo makakaabala. Ang sabi ko nila sa akin na may sakit raw ang daddy ko. Parang awa na yung gamutin na huwi siya. Huwag na huwi akong alalahanin. Siya na lamang ho, kawawa naman ho siya. At saka, ang mami ko ho, wala ho siya sa amin. Parang awa niyo. Tulungan na yung huwi siya. At saka pala, ang aking mika. Siya na rin ang inyong alagaan. Yan lamang ho. Yung mga monster niyan, alam mo? Yung mga nagtatawa lang yan. Kaibigan niya ni Salvation. Mas magaling ako sa kanila. Hindi lamang nila nilalaman. Ngayon ako nakukulang kwarta. Bakit hindi nakuwarta rito? Alam mo, mayroon tayong tapatuloy dito ngayon eh. Sino? Ayan, dumarating na. Lumapit ka na. Balo, diyan ka na. Bakit naman kailangan dito pa tayo magtakbod? Bakit kung saan ibig tayo magtakbod? Susunod ka sa akin, naiintindihan mo? Sunod ka, buka muna. Anong kailangan mo? Ano pa? Alam mo na kung ano. Hindi ko maaaring magtagal. Hindi mo na ba ako may hahatid sa amin? Wala akong panahon, mayroon pa akong gagawin. Nabisto na kayo ni Cecilia, ha? Baka sakaling kung ang pagkaabogado mo na ang mapinsala ay... ibahin mo ang tono mo. Alam mo, Raymond, bihira din ang tao sa mundo ang pinanggirin ko. Kung sakali, isa ka naman. Nakaririmarin ka. Diyan ka na. Nakaririmarin pala, ha? Tingnan natin. Waitress, ang kit ko. Keep it safe. Brandia.
Kilala ba yung babae niya? Oo. Ano raw ang pangalan niya? Lenio. Di siya ito yung babae niya. Saan siya nakatira? Balita ko sa Singalo niya ata. Anong kalye? Kalye? Sa tila sa San Pedro, Singalo. San Pedro. Singalo. Babae. Babae. Wala-wala naman na. What's up? Magandang araw po. Ate Reme? Tao po. Ate Reme? Sino yan at anong kailangan niyo? Kayo sa aling Remen, di ba? Ako nga, bakit? Ako hindi niyo kakilala. Ngunit ako'y may mga kaibigan na kakilala niyo. Na inyong pininsala dahil sa inyong pag-iimbot. Wala akong nalalaman sa inyong sinasabi. Ako mayroong pakikiusap sa inyo. Kung maaari. Ano yun? Ibigay niyo sa akin ang litrato. Litrato? Yung litratong kuha niyo kay Atty. Lozada at kay Cecilia. Ibigay niyo sa akin ang negatibo. Hindi ko nalalaman ang sinasabi niyo. Tama na, huwag niyo ipagkaila sa akin. Pinagkakwartahan niyo na, ano pa? Ang natataya ngayon, hindi lamang yung kaligayahan ng dalawang mag-asawa. Hindi pati rin sa bata. Maawa kayo sa bata. Yung bata yung walang kasalanan. Ang laging tinatawag yung kanilang magulang. Wala akong nalalaman dyan. Lumayo sa kayo. Alin, nasa sa inyo. Lumayo sa kayo. Lumayo sa kayo. Kasama ko ng pulis. Nalalaman mo ba ang ginagawa mo yan? Ang pati yung ginagawa mo ah. Nalalaman mo lahat ang termino ng mga salitaan mong polis, ha? Wala ko makikita yan! Tignan natin! Basta kinakailangan makita ko yung nagatibungan. Kung hindi, wala patas na nito. Marahil nandiyan dyan. Wala! Umayo ka lang. Ayoko! Umayo ka! Kunin mo itong litratong ko. Anong pagkakataon? Ano pa? Sino nagkaya ka sa sila? Anong pagkakataon? Anong pagkakataon? Nung nagkaya ka pa sa akin eh! Sabi ko na totoo! Nung nagkaya ka pa sila! Anong pagkakataon? Aray! Anong pagkakataon? Aray! Pagbaliin ko yan! Aray! Anong pagkakataon? Aray! Ang sakit ang braso ko! Sabi ka nito? Nung may natin si Cecilia. Anong ginagawa ron ni Atty. Lozada? Tinutulungan siya. Tuto! Tuto! Oo, tuto! Fidel! Ano, Fidel? Dad, pakinggan mo ko, ha? Tingnan mo yan. Ano ba ito? Basta tignan mo. Nakikilala mo. Alam mo, Brad, ang pangyayari niyan? Pinilit kong magsabi ng buong katotohanan niya, Remy niyan. Alam mo, Brad, nung kunan niya yan, ay nung palang mahimatay si Cecilia, tinutulungan lang pala ni Atty. Lozada sa opisina. At bago niya i-print, pinutog yung mga background na opisina. Kaya lumabas, dadalawa yung muka. Tignan mo, kagagawa nung walang yung buba niya. Sabi ko na sa'yo, Brad, eh. Ayaw may kasalanan yan, eh. Hindi natin sinuro yung mabuti, eh. Kamukha ngayon, yung kalagayan mong yan. Sino kinakailangan tumulong sa'yo? Siya nararapat. Si Cecilia ang nararapat namin dito. Kung kanilang mga orkesta, anong to yung alibigay namin? Kailangan mo siya. You need her badly, Brad. May naalala ko, Fidel, eh. Napakalagla pala ng pagkakasalan nagawa ko sa kanya. Oh, eh, no.
When naman yun, nahanda naman magpatawad yung tao. Hindi na siya magpapit eh. Babalik yung brat, bakit? Nasubukan mo na ba? Bakit hindi mo subukan sula? Sana ng kapil mo. Mari kaya? Oo! Yung aking pangitid, brad. Kunin mo. Yan, yung sinamin ko yung desk ko dito. Sulatan mo, brad. Fidel, saan natin padadala ito? Basta ako magdadala. At pag hindi nagbalik, putulin mo ulo ko. Galing ko. Dakilang araw ito, mahal ko. Sapagkat, mayroon pinaliwanag sa akin si Fidel. Tatawahin mo ako. Dating pa dito mga sulat na address kay Mrs. Cecilia Salvacion, isaksak mo lang lahat dito sa karungkuhan. Mr. Bacio, meron po ba ang sulat? Wala ho, Mr. Salvacion eh. Hindi po ba? Baka naman bukas. Salamat po. Diyan na kayo. Thank you.
fade like a dream with regret. And why must you disappear, leaving me here in despair? Ganda nitong portable radio na dinala mo. Matagal na sa akin yan eh. Yan ang parating dinadala ko dito sa tuwing nagbabakasyon ako. Dinala ko nga ngayon upang mapag-aliwan mo kung naiinip ka na. Aba, hindi naman ako naiinip eh. At ang isa pa eh, lagi mo naman akong dinadala. Paano ba ito? Pisilin mo dyan. Yo. Oo nga ano. At ngayon naman ay inyong marinig ang pantog na tugtuging In Despair na galing sa pluma ng kilalang kompositor na si Professor Manuel Salvacion. Ayon sa mga balibalita, itong himig na ito ay di umano isang taghoy na nangungulilang puso. Kaya kayong mga may taglay na lungkot din ay makinig ngayon na ito ang tugtugin ang galing sa kaibuturan ng puso ng may sulat. Ito raw ay bilang tawag niya sa pinakamamahal niya sa buhay. Isang kuntawagin niya nung araw ay ni... Pakinggan ninyo ngayon ang In Despair sa pagkakaawit ni Johnny Astor. In Despair. Gawin natin lahat na natin magagawa. Maging katangi-tangi ating pagsasama. Huwag tayong mag-aaway. Huwag tayong... Pa, pag inaway mo ko, away hindi kita. Ay, ikaw ang siyatong lusaday! Mani, anong bahan pa? Bakit hindi ka na? Huwag ka na umiyak. Ito ang mga sulat niya sa'yo. Dahil sa paniniwala kong hindi mo na siya mahal, ay napadala ako sa aking kasakiman sa pag-aalalang baka magambala ka lamang kung kaya't hindi ko na ibinigay sa'yo. Ngunit ngayon nakilala kong ikaw ay kanya pa rin. Walang isang sandaling hindi mo siya minahal. Magbalik ka sa kanya, sir. Fred, salamat. Maraming salamat. Salvacion, dito ka yung sulat. Dito ho. Siya nga ho. Ay, salamat dumating din. Dino bang inihintay niyo? Titignan ko. Ano bang balita? Maganda rin yung balita, sapagkat magkakaroon pa na recital ang aking anak na babae. Nag-aaral po siya ng piano eh. Eh, gusto ko sanang imbitahin kayong lahat ng narcissist dito eh, kung maaari. Pwede ko ba? Hindi ko pwede eh, kasi duty akong palagi ho. Hindi ko bali. Pero salamat din ho. Eh, sayang hindi niyo maririnig ang aking anak marunong pong tumugtog ng piano eh. Salamat sa inyo dahil sa inyong pagtangkilik sa aming benefit recital. Dinaramdam kong ang batang si Baby Salvacion ay hindi nakahandang maghandog ng isa pang tugtog sa piano. Hindi ba rin ang sister na tutugtog para sa akin? Sino? Mga kaibigan, ipinakikilala ko sa inyo
ang pinakadakilang musiko sa buong mundo. Ang daddy ko. Ang kanyang tutugtugin ay inaalay niya sa pinakadakilang babae, ang mami ko. Sayang na lamang wala siya dito. Sige na, daddy, tutugtugin nila. Thank you.